Hi guys! Welcome back to my channel! At ngayon, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng headboard! So guys, this is the easiest way how to do your own headboard. So, do it yourself. Easiest way, easiest step how to do your headboard. So guys, ang kakailanganin nyo lang is plywood, foam, nails or baho, rugby, stretchable cloth, gun tucker, scissor, screw, screwdriver, buttons or diamonds, glue gun, and of course, the glue stick. So guys, sa murang halaga, nagawa ko ang aking headboard. Achieve! Achieve na achieve, guys, ang Mala Hotel, Mala Social na aking headboard. So, this is only 1,700 pesos at na-achieve ko, guys, yung gustong-gusto kong headboard. So, guys, kung interested ka sa video na to, tapusin mo ang video na to. Kung pinapangarap mo magkaroon ng headboard pero wala kang budget, so, I think this is not the time na ikaw mismo, do it yourself, headboard. Ang size ng aking headboard is a single, pero in-oversize ko siya, at yung height niya is not a normal height for a headboard. So, I think this is 42 by 46, something like that. So, achieve na achieve ko yung height na gusto ko. Gusto ko kasi talagang mataas, kasi malaki ako. So, para mas maganda siyang tingnan at kitang-kita siya at hindi ko siya matakpan sa sobrang laki ko. Hi guys! So, how to make my own headboard? So, first is nag-cut kami ng plywood. Yan. Then, after namin nag-cut ng plywood, sa gusto kong size is nilagyan na namin siya ng rugby para mamaya is ididikit na namin yung foam. Hi guys! So, watch out mamaya! Abangan! So, ito na guys, yung may rugby. At naidikit na namin yung foam, guys. So, yan yung kinalabasan niya pag nadikit niyo na yung foam. So, ready na siya para sa ating next step. So, this is the back, guys. Kung nakikita nyo, naglagay kami ng brace niya na dalawa lang. Actually, dapat apat yan. Pero, depende na lang sa inyo kung dalawa or apat yung gagamitin nyo. Pero, para sa amin, yung pinakamadali is dalawa lang. So, dalawa lang yung nilagay naming brace. So, ba? So guys, ito ang napili kong color para sa aking headboard. This is color Old Rose. Yeah. So pagkatapos ko siyang i-stretch is... Ayan. Igagantapper ko na siya. Ganito. So, pak, 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 pak. So, pag nabaliktad nyo na yung headboard sa tela, guys, pwede na kayo mag-start mag-gun-tucker. At kailangan talaga ng todo effort para mag-gun-tucker. So, may mga mumurahing gun-tucker lang dyan na matibay naman na pwede nyo mabili sa stores. Dapat, guys, matibay yung pagkakalagay nyo ng gun-tucker. So, dapat baon na baon siya. What is that? Gun-tucker. Guys, for your information, ang ginagamit kong tela yung stretchable kasi mas madali siyang gawin dahil kung yung leather ay mahirap gawin yung guys, na mahihirapan kayo pag first time yung gumawa ng headboard. So, I advise that you use a stretchable na cloth or tela. So, guys, ito kailangan nyo na siyang i-fold sa board. So, madali lang bang gawin? Yeah, madali lang siya, pero ang pinaka
pinakamahirap yung mag-gun-tucker guys. Kung nangihina ka, hindi ka pwede mag-gun-tucker. Dapat kumain ka muna bago ka mag-gun-tucker. Kasi hindi pa ako kumakain guys, kaya nangihina na ako. Grabe ito. So guys, dinadamihan ko yung paglagay ng gantaker para siguradong mas matibay siya. So, tada! So, okay lang yan kahit may konting ganyan. Kasi pag nag-shoot naman tayo mamaya dyan, magiging headboard na siya! Headboard is real! Okay guys, so after that is guguntingin na natin yung mga excess niya. So, ito na ang kinalabasan guys pagkatapos na maikabit yung gantaker. Ganyan na siya at maayos na siya. So, ready na siya para mailagay naman ang screw. This is the front guys. Kung makikita nyo ay stretch na stretch at walang kusot. So, as you can see guys, naglagay na ako ng measurement para sa paglalagyan ng mga buttons para ready na tayo mag-screw mamaya at hindi tayo magkakamali. So, importante na pantay-pantay para maayos ang pagkakakabit ng mga buttons. So, ayan guys, nagkakabit na si Binang screw. So, all we need is a screwdriver, screw, and also washer. Importante yun guys para ma-achieve natin yung paglalagyan ng buttons. So guys, wala pa ako napapagawang permanent bed, pati built-in cabinet, at saka hindi ko pa natatapos yung wallpaper ng aking room, but inuuna ko yung headboard. Kasi kakalipat lang din namin ng house. Hi guys! Kung kailangan nyo nang gagawa ng headboard nyo, just call me, okay? Wow! Dati nagbe-makeup ka lang, ngayon gumagawa ka na ng headboard. Kailangan, ganun talaga pag kailangan maghanap buhay. Yan na guys, nakaka-apat na siya. At dahil pagod na ako, siya naman. Guys, sa halagang kanto? 1.7. Headboard is real. What are you doing? Okay, screw. Nang? Nang headboard. Where to go? Eto na guys, at medyo patapos na. As you can see, patapos na yung mga screw na ilagay. So, the next one is the stones. So guys, meron ako nabasa na mga ginagamit nila yung rhinestone na tufted buttons, yung may tahian sa likod. Pero ito, mas mura siya, 49 pesos lang, nabili lang namin siya sa Plaza. So, makakabili ka ng ganito sa murang halaga lang kasi medyo mas mahal yung rhinestone. So, nagkakahalaga yun ng 400 to 800 pesos. So, ito, 49 pesos lang. At meron tayong stones. Ilang pieces yung 49? 49 pesos, 15. So, ngayon, ginagawa ko guys is para matakpan natin yung mga screw is gina-glue stick ko siya. This is the last three buttons. So, meron pa tayong tatlo guys. Tatlo na lang. Matatapos na natin. Perfect! Love it! Thanks! So, this is it guys, ang aking headboard!
Mala Hotel Besh. Ang ganda. Sa murang halaga, 1.7 lang. May headboard na ako. Bah! Okay, guys. So, this is my headboard. Yeah! Okay, guys. So, kung nakikita nyo, may mga kulang pa siya. Kasi nakulangan kami, hindi na sapat. Hindi pala sapat. So, hindi sapat yung nabili namin, guys. Kaya may mga kulang-kulang pa siya ng mga stones. Pero ito na yung finished product. So, tomorrow, itutuloy namin. And this is it. I'll try! This is the finished product, guys! Achieve ang dream headboard ko. So, tignan nyo naman guys, sa murang halaga, magkakaroon na kayo ng inyong dream headboard. And of course, you can also choose the color you want for your bedroom. At magkakaroon na kayo ng inyong headboard na pang hotel. So, you can also choose the size that you want kung gusto nyo mas higher or mas lower. And that's it, guys. Look at that. It's so wow. Grabe, ang ganda talaga. Nakaka-amaze. Sa murang halaga ay meron na tayong headboard. Don't forget to subscribe to my channel and comment down below kung natutunan mo kung paano gumawa ng headboard. And of course, guys, hit the like button kung gusto mo ang aking headboard. So, guys, itong buong room ko is lahat to DIY lang. So, wala pa akong permanent bed. Hindi pa ako nakakapagpagawa. Wala pa akong built-in cabinet kasi kakalipat lang talaga namin ng bahay. So, ako lang din. Ang lahat ng nag-wallpaper ng kwarto ko, ako ang nag-set up. Pati ng vanity mirror, ako lahat nag-set up nito, guys. So, kung interested kayo, guys, I will teach you and I will tell you kung saan ko lahat binili ang mga items ng aking room. And that's it for this video. So guys, please don't forget to subscribe to my channel and thank you so much for watching. So yun lang guys, and this is Jami. This is Jami signing out. Bye! So guys, this is my headboard. Ayan siya sa closer look. So guys, nag-inquire ako noon ng headboard. And you know what? The cost of the headboard is 6,000 to 15,000. Depende pa yon sa size na gusto mo. So talagang costly talaga ang headboard. And sa 1,700 guys, na-achieve ko ang headboard na gusto ko. Tignan mo naman ang tasas. Hindi ko na sumabot. So yun lang guys. Sobrang saya magkaroon ng headboard. At I'm very very sure na mag-e-enjoy kayo sa inyong paggawa ng headboard. So this is it guys. And ipapakita ko pa sa inyo ang mga pictures ng aking headboard. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Love, love, love. Bye and God bless.